What's up mga kamata? So bali meron na naman kaming rides no. Kasama ko ulit si Sir Romel. Yung kasama ko nung nakaraan sa ride natin papuntang Tagaytay. Tapos may iba tayong mga kasama ngayon, mga tropang festival. Tsaka si Boss Emerson, the Airboy Hersaba, yan kasama natin sa ride. So nandito pa lang kami ngayon sa Daang Hari Road no. Tingnan niyo naman yung kalsada oh. Napakalawak. Talagang napakasarap talaga dumaan dito. Para kang nasa expressway. Yun o. Walang ka-traffic. So napakaganda ng panahon ngayon. Napaka taas ng sikat ng araw. Bali pinagbigyan tayo ngayon sa biyahe natin. Kasi umuulan pa rin. Talagang tag-ulan na talaga. Grabe. Yun o. Bilis nila kuya. Habang nagdadrive tayo, bali magkwentuhan muna tayo mga kamata. So alam nyo ba o nabalitaan nyo ba na may gusto na namang ipatupad na batas dito sa Pilipinas? Ito yung lane splitting law no? Gusto kong ipatupad ng mga senador natin yan. So yan, sa madaling salita, bawal lang sumingit yung mga motor. Grabe no. Motor na naman yung mga nakita nitong mga nasa Senado na to. Pero syempre marami na namang magagalit dyan. Gusto na naman siguro nila na magkaisa yung mga rider sa buong Pilipinas. Kasi hindi rin biro yung penalty dito no. First offense kapag nahuli ka 1,000 pesos. Second offense 3,000 pesos. Tapos pangatlo 5,000 pesos. Grabe no. So napakalaking halaga nito. Isipin mo, motor bawal sumingit. Talagang nagpapatawa yung mga senador natin. So bali yan guys, andito na tayo sa Batangas no. Iyon no. Pag diniretso nyo yan, papunta na yan na Sugbo. Puntang Calatagan, diretso na yan. So kumaliwa tayo, dito yung daan papuntang Lemery, Batangas. Sabi naman, pwede naman daw sumingit kapag moving yung sinusundan natin na sasakyan. Pero kapag nakatigil, bawal sumingit. Klase yun, no? So kapag nakatigil pala lahat ng sasakyan sa traffic, tigil din yung motor. Bali, bawal ka sumingit sa kaliwa man o sa kanan. So ano pang silbi nung motor natin kung hindi rin natin sisingit? Paano na lang yung mga malilate na sa trabaho, no? Yung mga nagmamadali. So pipila ka pa dun sa mga nakapila na sasakyan, bawal kang sumingit. Eh di lalong hahaba yung traffic niyan, 'di ba? Hindi ko ba alam sa mga pulpolitiko na 'to kung ano na naman yung naiisip. Yung isa kong plaka eh 2019 ko pa kinuha yung motor hanggang ngayon wala pa rin. Hanggang na tanggal na nga sa Senado yung nagpatupad niyan eh. Wala pa rin yung plaka ko. Grabe. Ibang klase talaga dito sa Pilipinas, no? Sa ibang bansa nga eh, giveaway ang mga sasakyan sa mga motor. Kapag traffic, talagang pinapadaan nila yan, no? Dito lang talaga sa Pilipinas yung may ganyang isusulong na batas. Parang nakakabobo na talaga yung batas na pinapatupad nila. Ano na kayang naisip nitong mga to eh, no? Puro pagkakapirahan talaga ng mga nanghuhuli. So kawawa na naman tayo mga riders kapag napatupad yan, no? Pero sana pag-aralan pa rin nila yung gusto nilang ipatupad na batas. Kasi sigurado napakarami na namang rider sa buong Pilipinas yung magagalit sa kanila. Isipin mo, food delivery ka, bawal ka sumingit. So ano na lang mangyayari sa dalang mong pagkain? Baka pag diniliver mo yun, malamig na. Talo na sa Maynila, di ba? Napaka-traffic dyan kung hindi ka rin pwedeng sumingit. Sa mga angkas driver naman, paano kung nagmamadali yung pasahero nila? So late na rin, kaya nga nagmotor, nag-angkas para hindi ma-late, di ba? So sana pag-isipan nila, no? Huwag yung gawa lang sila ng gawa ng batas na walang ibang maapektuhan kundi tayong mga motorcycle rider lang naman. Sana palawakin nila yung kalsada sa Pilipinas, tsaka
may kalsada na talaga na para sa mga motor lang. Bawal yung 4 wheels. Nadadamay kasi tayo sa mga 4 wheels na yan eh. Benta kasi ng benta ng mga sasakyan. Pati yung mga wala namang parking, pinagbibentahan nila. Tapos kapag dumami yung sasakyan dito sa Pilipinas, nagkaroon ng traffic, pati yung mga nakamotor, nadadamay na. Kaya ayoko ng 4 wheels eh. Kasi wala akong pambili. So yun lo, sana pag-aralan nila yung batas na ipapatupad nila. Kasi malamang kawawa na naman tayo niyan kapag napatupad yan gawa ng mainit sa mata yan ng mga enforcer, no? Pag ako nainis sa mga to, susumbong ko na to kay Ninong Colonel Busita eh. Shoutout sa iyo, Colonel. So, nasa Senado na rin yan si Colonel. Susuportahan tayo niya mga riders. Naniniwala ako na hindi talaga matutuloy ang batas na yan. Basta magkaisa yung mga riders, may pag-asa na hindi matupad yung mga ganyang klaseng batas. Kasi kapag natuloy yan, tayong bansa lang yung gagawa niyan sa buong mundo. Baka pagtawanan pa tayo ng ibang bansa eh. Parang tanga, no? So mga kamata, bali nandito na po pala tayo sa tapat ng Fantasy World. Ayan, nag-stop over lang muna kami dito. Tinanong namin kung pwedeng pumasok, pero ang sabi ng bantay, hindi na daw nagpapasok simula nung nagka-pandemic. So, sayang no, kasi isa to sa pinakamagandang tourist destination dito sa Lemery, Batangas. Cho, yun no. Pakaway-kaway lang, parang si Yorne. So, bali nagpa-picture na lang kami dito. Bali mga kamata, hindi tayo nakapasok sa loob ng Fantasy World. Nagpa-picture na lang po kami dun sa tapat. At least kita pa rin yung ano, diba, yung palasyo. So yun, sayang lang kasi isa yun sa pinakamagandang tourist destination dito sa Batangas, no? Tsaka napakamura lang ng entrance dun, 100 pesos lang po. Perfect siya sa mga mahihilig sa picture-picture. Pero dahil taga dito naman yung kasama natin sa Batangas na si Kuya Romel, may isa kaming pupuntahan na medyo malapit daw sa Taal na sumabog. So na-excite din kami kasi gusto rin namin makita yun ang malapitan, no? Tsaka tinanong din namin si Kuya Romel kung safe ba pumunta doon ngayon kasi kakapotok lang ng bulkan eh. Alam naman natin na napakadelikado ng usok nito, yung tinatawag nila na asupre. Yan po, masama po yan sa katawan natin kapag nalanghap natin yan. Kaya kapag pumutok po yung bulkang Taal tapos naglabas ng asupre, apektado po talaga yung mga residente dito sa Batangas. So ayan guys, bali kitang kita na yung bulkang Taal na sumabog. Wala na rin pong masyadong usok. Yun, San Nicolas po pala to mga kamata. What's up mga kamata? So, bayo nandito nga po pala tayo ngayon sa San Nicolas, Batangas. Sir, pwede pa interview kayo, sir? Bali, anong masasabi nyo dito sa San Nicolas, Batangas? Napakaganda pa. Tama naman, oh. Worth it yung pagpunta rito. Saan ba kayo galing? San Pedro, Laguna, sir. Putang inang layo. Sama ka dun, sir, di ba?
Tama ba ako doon? Yung bundok na yan, ayun po yung tinatawag nilang Mount Makulot. Ganito pala yung tubig ng lawa ng Taal kapag sa malapitan po. Napaka-kalmado niya. Pero napakalalim po niyang ilog na yan. Kaya marami din pong nalulunod dyan, lalo na yung mga hindi po taga rito na dumadayo lang. Iwasan po nating maligo dyan, no? Puntahan natin yung mga kasamahan namin, nagpapapicture dun sa malaking isda. Iyan na. Ang ganda naman ang ngiti ni ate. Parang nakita niya si Aldong Richard. Aldong. What? Mula dito, kitang-kita talaga yung bundok ng Taal na sumabog. Iyan, no? Wala talaga siyang mga puno. Parang na siyang disyerto, no? Pero wala na yung asupre na sinasabi nila. Safe naman yung punta natin ngayon dito. Grabe, napakaganda dito. Sulit na sulit yung punta namin. Ay naman. Ay naman. Ay sige, sige. Ay, give me the express sa YouTube. Oo ba? Ayoko eh. Moy tadi ha. Subscribe na lang kami. Saan yung ano, yung tae ba 'yun? Doon sa kabila. Yung Mount Tae. Island. Ah, hindi ba yun dito? Dito tayo Island. Okay, okay. Niloko ka eh. Biro mo, galing ang taga, tagarong ka, taga Tae. Representing Tae Island! Ang galing eh. Akala ko dito yun eh, hindi pala dito yun. Ayan na, picture na kayo. Mula dito, kita yung taga Itay. Ang layo. Pili ka. May video ka pa? Sabihin, matayo pa ako ha? Nakatayo na ako. Akap ka doon sa taas. Wag, baka mag-demanda na tayo. Sir, ano masasabi mo, sir? Oo, oh, maganda. Ang gandang lugar. Sulit ang ano natin, Rice. Baka na. Sulit yung, sulit ba yung 250? Sulit yung 250. Sulit yung 250. Salito.